Hello mga mami, today ang gagawin ko ay isang napaka-cute na cake, napaka-femme na femme ng itsura niya. So ayan na nga, rush order nga pala ito. Ano to, kaya ayan, mapapansin ninyo, sobrang nagmamadali na ako, di ba? Ayan, ang available ko lang kasi na ano na cake that time ay Choco Moist. Ayan kasi yung pwedeng i-stack na medyo safe siya, hindi siya ganun masira. So ayan na nga, di ba, ang bilis ko naglagay. Yung food color nga pala niyan ay ano to, kulay yellow lang. Very light lang kasi yung kulay ng ano ng cake ay parang cream, buttercream, basta ganun yung ano, kagaya ng kulay daw ng damit ng ano ng isusuot ng bata para sa photoshoot. So ayan na nga, rush order siya. Kaya the following day pa naman, pero syempre, kumbaga eh, kailangan isingit mo siya at unahin mo siya sa mga gawain mo. Tapos, yung sample inspo kasi na binigay niya, mga ano siya talaga, parang fresh na flower. Tapos, ano to? Ay, nantok na ako. Ano ba yan? Tapos, ano to? Eh, since rush order, wala nang time para maghanap ng ganong mga bulaklak. Tapos, fresh pa. Sabay ko mapa, ano to, parang pinitas-pitas lang siya na bulaklak ba? Ganon yung itsura niya. Kaya sabi ko, hindi available yung fresh flower. Wala akong ganon. Kaya nagsuggest ako sa kanya, if ever artificial man, hindi siya same whichever is available sa supply ko. Tapos, nag-offer na lang din ako sa kanya pipe lang yung ano, or icing lang yung kanya flower. So, nagbigay ako ng sample. So far, pumayag naman siya. Tapos, ayan nga, para lang siyang pastel yung color niya. Sinunod ko lang yung kulay niya doon sa damit ng bata. Ang cute ba? Ano to, parang light na, light na yellow, pink, at saka purple and blue. Basta ganun siya. Tapos nilagyan-lagyan ko na nga din lang siya ng petals dyan sa ano, sa baba. Tapos ayan, so yung kulay green, lagyan ko lang na sanga-sanga. Basta mga ganyan lang, wala kang particular na pattern talaga, or walang eksaktong pattern. Basta lagyan ko lang siya ng bulaklak na ganyan na ako nang bahala. So ganyan, minsan maganda din gumawa ng ikaw nang bahala eh. Talagang minsan hindi mo naman siya totally pinag-isipan, basta yung kamay mo lang yung kilos ng kilos, di ba? Tapos ayan na, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa piping tip na yan, wala kasi siyang number. Basta ganyan lang, manipis lang siya, tapos ganyan lang. Hindi ko alam kung anong tawag din dyan sa flower na ginagawa ko. Basta magmukhang bulaklak, pwede na. Ganyan, diba? O, cute naman yung kinalabasan niya. Ayan, same pa din ang tip na ginamit yun. Pinipe ko lang siya. Basta mukhang bulaklak yan. Makulay. Cute naman siya, diba? Maganda naman. Tapos, there na nga. So, natapos ko na kasi sabi ni customer, ganitong oras daw kukuhain. Ay, agoy. Namuti na lang ang mata ko. Hindi pa siya napadeliver. So the following day pa siya i-deliver, bukas pa, kasi nagkasakit daw yung bata. Ay, talaga naman, yung pagkatapos ko mag-bake, kailangan ko mag-edit ng video na i-upload ko. Tapos, antok na ako. Inuna ko pa tong pag-edit ng video kasi gagawa pa ako ng fondant topper. Akalain nyo yun, di ba? So, minsan pag nagsabay-sabay yung order talaga, pagod-pagod ka din. Tapos, eto nga pala yung gagamitin ko sa dahon. Yung piping bag lang yan. Tapos, ginupitan ko lang siya doon sa may side lang banda ng maliit na parang manipis. Para magmukhang ganyang dahon siya. Ayan yung ginagawa ko kapag yung para ba siyang damo lang yung itsura ng dahon. Ang cute ng itsura niya. So, minsan, pag sa mga piping bag, pwede tayo mag-explore ng gamit natin pang pipe ng pang design sa cake. Kaya minsan siguro yung mga nakikita natin sa Pinterest na mga sample, hindi natin alam kung anong klaseng tip ba yung ginamit dyan. Iba, hula-hula hoop tayo. Baka na mamaya piping bag lang na ginupit yun. Tapos ayan, nilagyan ko nga pala to ng dragis na silver. Yun na, tapos na. Very simple. Tapos, di ba, ayan, sobrang ganda niya. O, sabihin nyo naman, opo, maganda. Basta nagandahan ako sa gawa ko, simple lang siya. Ang masaklap niyan, for photoshoot siya, tapos, in-effort mo siyang pagandahin, di ba? Lalamutakin lang yan.
kasi smash cake nga pala yan. Walang vanilla. Normally sa mga smash cake ng mga infant, vanilla talaga siya para hindi siya ganun ma-dark or madumitignan sa damit. And since chocolate mo siya available, eh di pwede na yan, lamutakin niya na lang. Hindi ko alam kung kakainin ng bata yun. So yun lang mga mami, paalam.